Abandonne là. Good morning, this is Bards, and if you are new to this channel, please subscribe and hit that bell button para ting 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 updated ka sa mga videos na i-upload. How are you? How yan? Kamusta? Ang tagal kong, like kong sinasabing ganun no, ang tagal kong mag-upload pero bulis lang din naman. Pero sa totoo lang, ngayon lang uli ako nakabalik dito sa aking workplace sa Cavite. And kung maalala ninyo or makikita ninyo, isa sa mga nagawa ko dito bago umalis o bago magbagong taon ay nakakuha ako actually ng mga ilang usong-usong ngayon na quarantine. Yung mga cactus, mga succulents, mga ganyan. And yung tinutukoy ko actually ay ito. Yung dragon fruit. Meron ako na nakuha habang nagkakandak kami ng fieldwork dito. Tapos naisip ko, nakuhain siya. Kasi alam mo yun, yung nalab at first sight ka kasi ang gusto mong mangyari talaga ay yung walang mamamatay, yung maililigtas mo lahat ng pwede mong iligtas, lalo na yung mga halaman. Eh ako naman, hindi ako leaning sa pagiging plantito sa ganun level. Kung makikita nyo naman sa mga previous vlogs ko, usually ay mga plants na yung mga normal na crops lang, yung mga high value, tsaka yung mga tropical crops. And this time, nalakasan ko yung loob ko na kuhain siya to try and to somehow learn no, kung paano siya buhayin. And disclaimer lang, yun nga, I am an agriculturist pero hindi talaga ako expert sa ganitong bagay. So hindi ako naging very well-versed sa succulents and cactus. Binigyan ko naman ng enough time para matuto, para mag-consult no, sa mga kilalong experts. Ayan, shoutout nga pala sa aking mga lodi, si Renzo Onelia. Onelia! Ano ko, Onelia? Si Tito Ren Dumangan Plants. And syempre, mga ati ko, na bago ko talaga gawin tong video na to ay nag-message pa ako sa kanila si Ate Adele, Adelina Losegro, Ate Tess, Tess de la Cruz, and of course si Ate Marge, no? Marge Santillan. So mga plantitas na nandyan, for sure kilala nyo naman na kung sino yung binabanggit ko. So ayun na nga, kinuha ko siya parang November ko ata siya kinuha, tapos dumaan yung December, dumaan yung January, wala kong ginawa dun. Itong February, nabalikan ko lang sa ulit. Actually, wala naman sa walang ginawa. Ang ginawa ko kasi, siyempre, kinuha ko siya. Kita niyo naman yung itsura niya kanina, di ba? Nilinis ko yun, hinugasan. Tapos, maganda daw i-air dry for 15 days or 2 weeks kung di ako nagkakamali. Lahat ng mga ugat na namuo, tatanggalin. Ayun, pagdating ng 2 weeks, pwede na siyang i-transplant. Or as long as magkaroon ng ugat. Ginawa ko naman siya, tapos bumili pa ako nito. Ngayon, wala pa rin laman. Gagawin ko siya ngayon. Tinusok ko siya sa vermicast kasi yun lang yung lupa na meron ako. Okay naman siya. Actually ngayon, yun nga, pagbalik ko na itong February, in-expect ko, patay na siya. Kasi tinusok ko lang siya dun sa vermicast na naka-plastic pa. Tapos, hindi siya regularly natutubigan. And for the record, yun yan, medyo naawa ako dun sa vermicast kasi parang hindi na siya vermicast. Parang yung namumputik. Yan. Pagtingin ko dun sa aking mga dragon fruit, ayun, namangha ako kasi ito na yung itsura na. Makikita nyo ba? So plump. Kung mapipisil nyo siya. Dati. Makikita nyo pa. Kung makikita nyo pa yung mga lining dyan. Dati dikit na dikit to. Yung parang may kahoy. Kitang-kita mo talaga yung kahoy dito. Ito rin dito sa isa. Baka dito sa isa. Ayan. Actually, lima to nung una. Tapos napangalanan ko pa sila. Nakalimutan ko yung pangalan. Parang Dragon Pro. Parang ganun. Galing sa Dragon Fruit. Tapos tatlo na lang silang natira. So malamang papangalanan ko uli sila ng bago. Kasi parang mga born again itong mga to. Ang taba na nila. Tapos mas ano na sila. Ayun, pipisil mo na may laman talaga. At may ugat. Kasi hindi ko na sila mabunot. So for today, ang gagawin ko, edi itatransplant ko na siya dito. Tapos for now, kasi mas madali siyang ilipat. Kasi hindi ko naman talaga siya dito ilalagay. Kasi uwi ko siya sa bahay. Bibigay ko sa nanay ko. Tapos papalaki namin. Kasi mahilig sa dragon fruit yung nanay ko. Tapos umaasa naman ako na with
further research tsaka sa magandang kondisyon nito, matutupad naman siya. Ang magandang balita naman dito sa dragon fruit ay unlike other cactus and succulent species, hindi siya mahirap alagaan. So I think among other madaling gawin or alagaan, ito na siguro yung gamitin natin. Ayun, ilipat ko na siya ngayon. Ang sabi naman ay okay lang naman siyang ilipat, pati ugat. Basta kapag itatransplant mo ay isasama mo pa din, no? Basic crop transplanting procedure, isasama mo pa rin yung lupa na pinanggalingan nito para maging familiar sa area. And meron ako dito na matagal ko na rin naman binili itong soil. So ito idadagdag ko kasi hindi naman kaya na puro vermicast lang. Ang gagawin ko, nilagay ko yung vermicast kasama nito, tapos lalagyan ko ng soil mixture para happy sila. Madadala ko siya pa uwi para lakihin. Tapos medyo kinoconsider ko yung idea na lagyan siya ng moon cactus sa ibabaw. So kung meron po yung moon cactus dyan at may mai-recommend kayo na pwedeng ilagay apart from moon cactus, please comment down below para matry natin, di ba? Parang lumanay ng boses ko. Kasi naiiyak ako dun sa katabi ko. Dun sa room, dito sa harap. Wala mong mapapanood doon ni Kuya. Yung kasama ko sa work. Medyo manipis kasi yung... Pero nakuha nyo naman yung message, di ba? Pero kalma lang tayo. O sige, let's start. Lipat na natin. Ayun, sabi ko nga, 4-5 yung kanina. O yung nauna. Ayun, namatay na yung dalawa. May extra. Sige na lang. There you have it. Ito na sila. Pagkatapos kong ilipat at maglinis. Ayan na sila. Naipasuko na sila. Lagyan ko na lang ng konting patubig. Gently lang. I mean, konti lang kasi sila naman ay madali namang alagaan pero alalay lang din sa patubig. Especially bagong lipat. Diba? Alalay nga lang, diba? Konti lang. It works well with well-aerated sandy loam soils base sa aking mga na-research. Ang interesting dito, ang alam ko kasi initially, nag-grow yung mga dragon fruits sa norte, sa Ilocos, sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, especially dyan, La Union, Pangasinan area. Pero dito sa Calabarzon area, yan sa Cavite, sa uplands ng Laguna, uplands ng Cavite, Madeo, Tagaytay, pwede rin mag-grow yung dragon fruit. It can grow yun ng wide range of soils, wide range of climate. Ang importante lang dito ay it's free to grow and yung management naman niya hindi rin masyadong intense. Tignan mo nga, oh, pinabayaan ko to ng alas kalahating buwan. Doon pa sila naging mataba. Sabi ng mga ate ko, kung magsa-start ka ng succulents, good start ang dragon fruit. Tapos pwede mo pa siyang gawing, yun nga, yung moon cactus. Pwede mo pa siyang mapalaki.
update po kayo kung anong mangyayari dito at kung anong gagawin ko. Pero kung meron pa kayong ibang mga suggestions, comments, reactions, yeah, please comment down below and don't hesitate to message me. I'm always, always willing to learn. Especially ngayon taon, it's the year of gratitude, the year of health, the year of openness. So yun, that's it for now. So, siyempre bago ko pa makalimutan, special shoutout po kay Daddy Joe Stories, kay Ate Pat, Patria Zelda, to Marilo De Ramos, to Evian CEO My Channel, and siyempre kay Mel TV Official. Yan, sana nag-enjoy po kayo sa panonood and see you next episode. Sana maging okay. Ito, ayusin ko pa to. And wishing, hoping for the best, no? This is Bards and sabay-sabay natin iangat ang agrikultura ng Pilipinas. Hindi lang para sa dragon fruit. Para sa lahat. Bye-bye.